Well, ngayon araw po eh, gagawin nating naiiba ang ating programa at meron po tayo mga pagbibigyan ng mga tanong tungkol sa kalusugan. Marami pong gusto magtanong, yung iba siguro dahil sa ayaw nang pumunta sa doktor at magbayad pa ng consultation fee. At naisip na lang na daanin na lang sa text ang mga tanong. Pero may mga tanong po na hindi natin masasagot eh. Kailangan natin makita ng personal yung pasyente. Pero may mga tanong naman na kaya natin bigyan ng payo yung nagtanong at mabigyan natin ng mga advices pagdating sa kalusugan. Ngayon araw po sa mga gusto magtanong, eh pwede po kayong mag-text sa akin sa 0919-6464-774. Yan. So ulitin ko po, 0919-6464-774. At ngayon araw po no, sa aking column sa People's Journal Tonight, mababasa niyo po sa page 4. Every Sunday po, meron po akong column dyan po sa People's Journal Tonight. At tuwing Miyerkules naman po, mababasa niyo po yung aking column sa Manila Bulletin. Ngayon araw po, July 28, Sunday, sa page 4 nitong Manila, ay nitong ano pala, People's Journal Tonight, mababasa niyo po yung aking sinulat sa aking column na Gabay sa Kalusugan, ang tungkol po sa influenza. Influenza. May kala niyo pangalan ng isang babaeng dalaga at napaka-sexy at napakabango, no? Influenza. Pero pag shortcut po dyan, flu. Pag tinagalog, trangkaso. Ayan. So basahin niyo po yan. At sa mga walang pambili ng People's Journal Tonight, eh kasi ho, eh, yung iba sa inyo, nagtitipid. 10 piso pa lang halaga nitong People's Journal Tonight, no? Pero sa mga ibang nagtitipid, sayang din yung 10 piso. Baka pwedeng pambili ng pandesal na yan. Eh, basahin ko yung portion na mahalaga tungkol dito sa influenza. Influenza na tinatawag pong flu, na sa Tagalog po ay tawag natin ay trangkaso, ay isang uri ng viral infection. Mahalagang ipaliwanag po ito, viral, ibig sabihin virus ang dahilan. At iba naman po yung bacterial, na ang ibig sabihin ay bacteria ang dahilan ng problema. So kung ito ay viral, lagi kong sinasabi, hindi kailangan ng antibiotics. Kasi po ang antibiotics ay binibigay po sa bacterial infection. Kasi marami po akong nariringgan sa aking mga pasyente, Dok, trinangkaso ako nung isang linggo, uminom lang ako ng amoxicillin at gumaling ako. Ay, mali. Kasi po ang amoxicillin ay antibiotics. Pag antibiotics, hindi po nakatutulong sa mga viral infection. Tulad ng trangkaso, tulad ng beke, tulad ng bulutong tubig, tigdas, o kaya pati po yung sikat na sikat sa mga panahon ng tag-ulan, yung dengue. Kasi po ay mga viral infection po yan. Yan, gusto ko pong ilinaw, ha? So yung mga antibiotics po na kaliwat kanan kayong umiinom, konting lagnat, antibiotics. Konting ubo, antibiotics. Abay, may nagpipilit nga sa akin pasyente nung last Thursday yata yun, o Wednesday. Doktor, inuubo po ako 2 linggo na. Resetahan mo ako ng antibiotics. Sabi ko, Lolo, pag inuubo po kayo ng 2 linggo na at wala naman po kayong lagnat at yung ubo naman ninyo ay hindi naman natin masasabing bacterial infection, eh baka allergy po yan. Kung allergy po yan, eh bigyan na lang kita ng anti-allergy instead na bigyan kita ng antibiotics. Sabi niya, sige, sige, sige. So yan, eh, pinabalik ko yan na by Tuesday, titingnan ko kung anong improvement. Yan. Kasi ho, marami yung mga pasyente, nagsiself-medicate, eh hindi nyo alam na iba naman pala yung sakit ng kapitbahay nyo, iba pala yung sakit nyo nung nakarang taon, akala nyo pareho. Kahapon pala, inuubo ka, tapos ininuman mo kagad ng antibiotics dahil nung 2 years ago, eh meron kang tinatawag na pneumonia. Eh pneumonia, pwedeng viral, pwedeng bacterial. Baka yung pneumonia nyo last year o 2 years ago ay bacterial infection kaya binigyan ka ng mga antibiotics. Hindi ho ba? Kaya huwag ho basta-basta inom ng gamot pag hindi tayo sigurado kung ano pong problema. Ayan pong introduction ko po ay may kinalaman po sa aking linagay sa aking Facebook na ito po ang linagay ko sa mga hindi po nag-i-internet o hindi naman na gumagamit ng computer o Facebook. Ito pong linagay ko sa Facebook.
Eh, tingnan niyo po kung tama po itong linagay ko, no? Eh, babasahin ko muna dun sa paano ko sinulat at kayo nang bahalang tumagalog. Okay. Eh, sinabi ko po sa Facebook na ganito. Pakinggan niyo po, ha? Importante po ito. You go to get a physical checkup with your doctor after the age of 50. And if you have slightly elevated cholesterol or blood pressure, if your joints hurt, or if your blood sugar is a bit high, you are likely to be put on drug with no or little suggestion that dietary changes or exercise might help. The drug will cause you side effects. When you complain of these side effects to your doctor, you will be prescribed another drug, which in turn will cause a new set of side effects for which you will be prescribed yet another drug, and so on. In time, you will be complaining to your doctor about all the drugs and all the side effects, and you will be told that the side effects are simply part of old age. This is what you called drug treadmill. Tagalugin natin. Eh, kung kayo po'y magpapatingin sa inyong doktor pagsapit ng mga edad na 50 at nakitaan kayo ng bahagyang pagtaas ng inyong kolesterol o kaya presyon o kaya mayroong konting sumasakit sa inyong mga kasukasuan o mataas ang inyong asukal sa dugo ng kapiranggot o konti. Tama ba, kapiranggot? Eh, malamang bibigyan na po kayo ng gamot na wala man lang o kapiranggot ulit na payo tungkol sa pagbago sa inyong kinakain o sa kahalagahan ng ehersisyo. Yung gamot na maaring binigay sa inyo ay magdulot ng side effects o hindi ka nais-nais na reaksyon sa inyong katawan, at pag kayo ay binalik sa inyong doktor at nagreklamo na meron naging side effects sa inyong katawan yung ininom yung gamot, ay maaring resetahan na naman kayo ng panibagong gamot. Unfortunately, mayroon na naman panibagong, unfortunately, English yun, ha? Teka. Ngunit, hindi naman ka nais-nais, eh mayroon nagkaroon na naman ng panibagong side effect dun sa binigay sa inyong panibagong gamot. Hanggang sa ito ay maging paulit-ulit na lang, at pag nagreklamo kasi yung doktor, sasabihin ng inyong doktor na eh talagang ganyan pag nagkakaedad. Yan po yung tinatawag natin na drug treadmill. Paano tagalogin yung drug treadmill? Gamot na paikot-ikot. Ayun, ganun na lang siguro. Diba? Ibig sabihin nun, nanganganak yung sakit dahil dun sa mga side effect at binibigyan ka na naman ng gamot para sa side effect, nanganak na naman. So yan ang kahalagaan ng naiintindihan nyo muna yung sakit nyo. At the same time, dapat alam niyo kung ano yung mga dapat niyong gawin, dapat niyong iwasan, sumunod sa mga payo ng doktor, baka makatulong yan para mabawasan natin ang mga sakit na nararamdaman ng isang pasyente. So, ngayon araw po, tulad na sinabi ko sa introduction, isasagot tayo ng mga tanong. At ito, napakarami ko ng mga tanong dito, no? Isa-isayin po natin, ha? Ito na po. Meron po akong pigsa sa puwetan. Aba, talagang puwetan talaga, ha? Ano po ang gamot? Corpus ng Cotabato province. Yan. Unang-una, pag may pigsa, ibig sabihin yan, bacterial infection. Yan. Pwedeng tawagin yan ng carbuncle, peroncle, boils. Ang tawag dyan, pinakasimple, boils. Para ka nagpakulo na marami. Boils. Di ba? B-O-I-L-S. Nakilala din sa tawag na foruncle o kaya carbuncle. Yan. So pag antibiotics, kailangan ho yan, mabigyan ka ng doktor ng reseta. Ang advice ko kay Mr. Big Corpus ng Cotabato Province, magpatingin ka naman sa doktor dyan sa lugar nyo, at pag nakita po yan, bibigyan po kayo ng reseta antibiotics. Napakaraming klaseng antibiotics na po pwede sa inyo. May mga co-amoxiclab, amoxicillin, 500 mg, maaaring makatulong din sa inyo. Pero ang mahalaga sa akin, Mr. Big Corpus, sigurado muna kayo na pigsa yan. Kasi, mismo sa tanong nyo, nandun nakalagay, meron akong pigsa.
So kung sigurado tayo na pigsayan, ibig sabihin meron pong infeksyon, bacterial infection, at kadalasan meron pong tinatawag na abscess o nana. So pag may ganyan, kailangan po makita, kasi kung napakalaki po yung pigsa, maaari pong kailangan tulungan ng konting excision. Ibig sabihin, hihiwain ng konti at tatanggalin po yung laman. Tatanggalin po yung nana. Tatanggalin kung ano man yan nandoon. Okay? So, dapat magpatingin para sigurado muna tayo na pigsa po yan. Ito, another question. Ano po pwedeng gamot sa kati sa balat? Kasi po, kahit sandali lang po sa silya, babakat na kaagad at kakati. Anong ibig sabihin nun? Umupo ka sa silya, tapos bumabakat yung silya sa katawan mo o sa puwet mo at nangangati. Usually, pag ganito po, baka contact dermatitis. Ibig sabihin nun, meron kang nadikitan. Halimbawa, kung meron sa inyo nakikinig, nasubukan nyo na po mag-suot ng gomang chinelas at napansin nyo, laging nangangati yung daliri nyo sa paa o kaya yung inyong paa. O kaya, kayo po ay nagsuot ng sinturon. Mapapansin nyo, mismo doon sa may bakal, doon sa may sinturonan, aba, nagkakaroon ka ng problema sa balat. Ganon din po yung mga naglagay ng barya sa bulsa. Contact dermatitis mo ang tawag dyan. So, ang pinakamahalaga, iwasan nyo po yung nagbibigay sa inyo ng contact sa inyong balat na nagkakause po ng skin disease. Yan ang una. Pangalawa, importante po na malinisan yung lugar, gumamit ng mga sabon na walang masyadong pabango o kaya decolor at may mga sabon, halimbawa, yung mga binabanggit natin, mga sulfur soap, pwede yan. Yung secure, isang sabon din yan na pwede ninyong gamitin, mga gentle soap mo nang gamitin nyo. Huwag na huwag pong papahiran ng alcohol dahil lalo pong kakatiyan pag natuyo na po yung inyong balat dahil sa alcohol. Okay? Then kung kailangan ng mga cream o mga ointment, depende po sa makikita ng doktor sa inyo, maaari magbigay ng doktor ng mga mild steroid na topical cream na tinatawag at i-apply niyo po dun sa lugar na apektado. Yan. So dapat patingnan niyo rin para sigurado. Ito, napakaraming tanong ha. Daan-daan. Isa-isay natin ha. Pipilitin ko pong sagutin lahat to. 45 years old na ako, Doc. Palagi po akong hihilab. Hihilab, ang nakalagay ha. Palagi pong naghihilab ang sikmura ko. At palagi lang akong namamanhid ang mga daliri. Ano kaya ito? Jovi ng Lebak, Sultan Kudarat. Ayan. Well, yung paghihilab ng inyong sikmura, kadalasan dyan, nag-hyperacidity, indigestion, pwede pong meron kayong GERD or gastroesophageal reflux na bukod sa paghilab ng sikmura nyo, umakit yung asido hanggang dun sa inyong dibdib hanggang lalamunan. Pag ganito, kailangan bigyan ng mga antacid para makontrol po yung acidity ng stomach, pero alamin yung mga bagay na nakain nyo. O kaya kung hindi kayo kumakain sa oras, o kaya kung may mga ginagawa pa kayo tulad ng stress sa buhay, pag-inom ng kape, soft drinks, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagkain na maanghang, mamantika, yan po ay pwede magbigay ng paghilab ng inyong sikmura. Maaaring walang kinalaman po yung pamamanhid dun sa paghilab ng inyong sikmura. Yung sa pamamanhid naman ng daliri, kadalasan, ito'y may problema sa mga nerves, neuropathy na tinatawag. Pwedeng neuropathy dulot ng diabetes dahil mataas ang asukal sa dugo. Pwedeng neuropathy na dulot naman po ng trauma o kaya may naipit na ugat sa inyong batok na nagbibigay po ng pamamanhid ng inyong mga daliri. So dapat patinginan nyo sa doktor kung ito'y arthritis sa batok, kung ito'y muscle spasm sa batok, kung ito'y may kinalaman lang sa kakulangan ng vitamin B complex, maaari makatulong po sa inyo ang regular na uminom ng mga vitamin B complex na pampatibay po ng nerve. Okay? Sa ating pagbabalik po, sasagutin pa natin ibang mga tanong nyo at meron ako i-share sa inyo na ang pagkain pala ng breakfast ng regular ay tumutulong para mas malusog ang isang tao. Siguro obvious naman. Pag di ka kumain ng almusal, di nangihina ka. Paano ka makapagtrabaho sa pangumaga unless ng trabaho mo pang gabi? Natural, kailangan mo ng energy kung ikaw ay kumakain ng sapat. Di ba? So, huwag po kayong alis. Sa ating pagbabalik, sasagutin pa natin yung ibang mga katanungan. Dok, pinapadalo kita dito sa bilangguan para tulungan akong makagawa ng paraang makalabas. Pero anong ginawa mo? Tinanggal mo ang aking spleen, tonsils, adenoids, at nung huli, inalis mo ang isa kong kidney. Yun! Yun nga ang ginagawa natin.
unti-unti kang tumatakas. Dr. Yari C, ang ating gabay. Tapos na.